Hi everyone, si Susan Caboy ulit ito sa Teach Me How YouTube channel. This afternoon, ibibigay ko sa inyo yung tips na pinangako ko regarding yung negosyong patok. And actually, yung kung napanood mo yung video na pinost ko 2 days ago, ito yung continuation niya. Okay? Pinasilip ko sa inyo yung negosyo ko, yung business ko. Actually, maliit na business lang yan. Food cart business at franchise yun. Okay? So, yung ibibigay ko sa inyong tips is kung paano mo gagawin yung same business without franchise. So, hindi mo kailangan mag-shell out ng malaking halaga para mag-start ka ng ganong klase ng business. Okay? So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, consider subscribing. Pakipindot lang yung subscribe button at pati na rin yung bell icon para ma-notify ka sa mga upcoming videos ko. Okay? And I recommend paki-watch mo yung buong video para malaman mo kung ano-ano yung mga tips na ibibigay ko sa iyo para makapag-start ka na ng business na ganito. Okay? With lesser cost. Sige, start na tayo. Ito yung tips kung paano gawin ang burger stand business. No franchise needed. At detailed yung steps na explain ko sa inyo. Okay? So, first step. Hanap ka ng right location, preferably yung walang renta. Kung meron man, dapat very minimal lang. So, sa case ko, nagbabayad ako ng 500 pesos sa barangay permit every year. Yearly na yon. So, pwede na, di ba? Hindi masakit sa bulsa. Okay, so pwede rin sa mall pero very expensive at rent. Ang ina-avoid natin dito ay yung gumastos ka ng masyadong malaki habang nag-i-start ka. So, kung hindi ka pa kumikita, ang laki na kagad ng overhead mo. Di ba? So, gusto kong i-share sa inyo yung ganitong klase ng knowledge kasi pinagdaanan ko to. Yung food cart business ko, franchise ko yun, gumastos ako ng almost 100,000 and then nag-rent ako sa mall. So, talagang naubos yung puhunan ko dahil sa sobrang laki ng rent sa mall. So, hindi ako tumagal. So, 3 months lang ako sa mall and then kailangan ko iuwi sa amin yung food cart ko. Luckily, maganda yung location ng bahay namin. So, dito sa example na to, hinighlight ko yung tabi ng school, bahan, malapit sa basketball court, and tapat ng palengke. So, fortunately uli, lahat ng sinabi ko ay malapit sa amin. Okay? So, nung lumipat ako sa amin, mas kumita yung business ko. Wala pa akong ganong kalaking overhead. Ang binabayaran ko lang is yung barangay certificate na 500 pesos for the entire year na yon. Okay? So, kung mag-start ka ng ganitong business, dapat yung right location ang unang-unang may consider. Next, mag-decide ka rin kung ano yung products na gusto mong i-offer sa business mo. Sa case ko, ang ino-offer ko is burger, pizza, and hotdog. Footlong hotdog and yung cheesy jumbo hotdog. So, ikaw rin na magka-customize kung ano ba yung gusto mong ilagay na filling sa for example, sa burger. Kailangan ba may lettuce, may tomatoes, and then merong ketchup and mustard. So, bahala ka na. Ikaw ang mag-iisip lahat nun. Okay? Pati yung packaging. Okay? Pero, madali lang yung papakita ko sa'yo kung paano. Okay? So, kung ang iniisip mong product ay french fries with matching chicken wings or mga kikiam and fish balls, so pwede rin yan. So, step number 3. Hanap ka ng mga supplier na very affordable na pwede kang mag-order consistently. Mali ang spelling ko. Hindi kailangan branded. So, sa case ko ulit,
ang ginagamit ko is Andrew's Frozen Products. So, yung pinakagamit na gamit namin dito is yung burger patties dahil yung main product ko is Antiquan Burger. Okay? So, would you believe, yung burger patty na to is $24.75 lang per pack. 8 pieces ang laman. Ang buy one, take one burger, cheeseburger ko ay 32. Diba? So, sa isang buy one, take one pala, kuha mo na yung ano mo. Kuha mo na yung investment mo. Diba? So, bahala ka magpatong ng presyo as long as kailangan yung kukuhanin mong supplier eh hindi siya branded. Okay? Okay din naman, masarap din naman, kaya lang since hindi siya ganong kilala, kilala siya sa lugar namin pero unlike yung mga TJ o yung Tender Juicy Hotdog by Fear Foods, so hindi natin ganong maa-afford yun kasi yung mga buyer natin, mga customers natin, eh hindi naman pang malls. Okay? So, kung maglalagay ka ng mga drinks, itry mong i-search through internet sa Google yung Enjoy. Actually, maraming branches sa Enjoy. And then, marami silang ino-offer na products para sa mga drinks. Meron ding milkshake. Then, meron din pang samalamig, meron din pang milk tea. So, dito talagang makakamura ka. Okay, madali lang i-search. Basta, kailangan, ano ka lang, resourceful. So, number 4. Make sure that complete na lahat ng necessary things needed from utensils, oven, grill, freezer, or anything na gagamitin mo before starting the business. Okay. Una, kung gusto mo ng siopaw, ito madali lang itong bilhin sa Divisoria o kaya naman sa Quiapo. Yung sa akin, steamer ko ng siopaw. Three layers lang siya, nasa 1,500 lang. Okay, stainless na yon. And then sa mga utensils, nakamukha nito, meron ka naman yan sa kitchen. So, pwede mo nang gamitin yun for start. Pag kumita kita na, tsaka ka na lang bumili ng bago. Okay? And then, sa grill naman, itong type na to, lutuan ng patty, medyo maliit nga lang siya, pero kung mapagtsatsagaan mo, pag kumita ka na, bili ka na lang mas malaki. Ang kagandahan nito, meron na siyang kasamang fryer. Okay? Pang small business lang talaga. Pero kung may budget ka naman, yung mas malaki nga bilhin mo dito. Okay? So, sa juice, kung mag-juice ka, ang daping mga juice dispenser na nabibili sa mga yung malalaking stores na nag-o-offer ng mga gamit na pang-negosyo. Okay? Kahit sa Divisoria, meron din ito. Marami yan. So, hahanap ka lang nung affordable and yet matibay. Okay? Kasi itong type na to, madaling matunaw yung ice. Kaya hindi ko nare-recommend itong ganito. Okay? So, ito naman, ito yung mga condiments dispenser. Itong red para sa ketchup, yung yellow is para sa mustard. So, depende sa'yo kung mag-offer ka ng both ketchup and mustard. Yung iba, merong mayonnaise. And then, pag bumili ka nga pala ng ketchup, merong nabibili in gallons na siya. Na mura lang. Yung nabibili ko, actually sa palengke ko nga lang siya nabibili. 1 gallon is 67 pesos. Okay, 1 gallon na yon. Tapos, meron specific talaga yung ano tawag doon? Burger dressing. Burger dressing, ang tatak niya ay bonus. Okay, 150 pesos naman. 1 gallon din yon. So, maraming siyang, maraming mga brands na mura. So, itry mo. Talagang kailangan i-compare mo yung price, pati yung lasa, kung ano yung papatok. Okay? And then, dito naman, sa juice glasses, actually, pwede to kung medyo high-end na konti yung business mo. Pero kung small business lang,
malapit ka lang sa nasa may bahay nyo lang, sa tapat ng bahay, pwede na yung mga plastic na baso. Okay? Mas affordable. Ito kasi, once na nabasag, tapon ka lang ng tapon. Di ba? So, sayang yung, ano, yung pera. Number 5. Hire your neighbor or kakilala na pwede mong pagkatiwalaan to help you as tindera. Or much better, ikaw mismo para lesser operating expense mo. Kasi kung mag-hire ka ng hindi mo kakilala and then iiwan mo, mahirap yun. Kasi di ba, baka may ubos sa yung benta mo o kaya baka malimas na lang yung tindahan mo. Okay? Kung meron ka namang kakilala na kapatid mo, syempre, kakilala mo yun, kapitbahay, o basta mapagkakatiwalaan, mas maganda. As long as meron kayong usapan. Okay? Para mas lesser ang overhead at yung operating expense. Okay? Number 6, magpa-customize ka ng food cart or start with kahit table muna. Kung hindi pa kaya, then pag kumita na, eventually saka na lang magpa-renovate or add ng furnishing. Kung medyo kaya-kaya naman, search mo yung ganitong klaseng food cart design sa internet, sa Google. Madami yan, mga kapamilya ka. Simple lang siya and yet madali lang siyang gawin, di ba? Hire ka na lang ng carpenter. So, ito naman, isang klase, simple lang din. So, ano siya, much presentable kaysa sa table lang, di ba? Number 7, train mo yung tao mo before opening the store. Okay, syempre dapat bago mag-open yung store, yung tauhan mo, ready siya. Alam niya yung personal hygiene essentials like kamukha nito. Kailangan malinis lagi yung katawan bago paligo, bago pumasok. And then, may naka-apron siya, naka-gloves. Pero yung mas maiksing gloves, hindi ganito. And then, dapat regular yung washing ng hands. Maiksi yung kuko, di ba? Tapos, naka-hairnet. Okay? Naka-ponytail kung babae, kung lalaki. Kailangan naka-hairnet din. Okay? And then, walang siga-sigarilyo kung nasa ano siya. Nasa trabaho. Okay? And then, ito naman, isang to, medyo technical na siya. Usually, ginagamit to sa mga fast food, sa mga malalaking restaurant. So, hindi na natin kailangan yan. Okay? So, nasa sayo kung ano yung mga guidelines and procedures na gusto mong ipatupad dun sa, ano mo, sa store mo. Okay? Nasa usapan nyo nung tauhan mo. Next, number 8. So, make sure meron kang list of inventories para alam mo kung ano lang laman ng tindahan mo. Ito, sample template lang to. So, kamukha nun, for example, meron kang ano-ano yung mga laman ng tindahan mo. Meron kang isang freezer, meron kang isang toaster, meron kang isang steamer. Yan. So, dapat nakalagay dito lahat yan. Okay? Sa mga products naman, kung meron kang 10 dozens ng patties, 10 dozens ng frozen hot dogs, 10 dozens ng sweet ham. So, lahat yan dapat nakalagay dito. And then, at the end of the day, ilalist mo yung nabenta. Tapos, yung matitira, yun yung pinaka-total inventory mo, dyan mo ibe-base kung ano yung, kung ano at ilan ang i-order mo sa supplier mo. O once na pumunta ka sa palengke, bumili ka ng mga gamit mo para sa tindahan, alam mo kung ilan ang bibilin mo. Okay? So, madali lang yan. Kayang-kaya natin yan. And syempre, kung ready na lahat, kailangan pray tayo for guidance and direction na maging smooth yung operation ng ating business. Walang maging sagabal, walang maging problema. So, napaka-importante itong prayers. So, para meron tayong guidance the whole day and throughout ng operation ng iyong business. Okay?